Ito po muli si Father Dave sa ating Deep of a Father, that we may become a better person today than yesterday. Sana kayo po ay palaging nasa mabuting kalalagayan. Ano po? I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Huwag kayong magkakasakit. Kahit hindi COVID, huwag kayong magkakasakit. Ano po? Napakahirap, lalong-lalo na napakahaba ng pila sa mga hospital. At mainit ang ulo ng ibang doktor. Nako, huwag kayong magkakasakit. Sabi po ng aking kaibigang pari, sa lugar nila, ang pila sa hospital ay ika-172 yung may sakit. Nako, haba. Ang tanong, Father, pwede po bang ilagay ang Holy Host sa lalagyan ng gravy na ginagamit sa fast food? Pagdadalhin po ito para ibigay sa mga may sakit. Ito po ang instruction ng parish priest. At ang kukuha sa parish ay kamag-anak na may sakit. At siya rin ang magsusubo dahil mga senior citizen o mga lay minister at nangangamba. Gusto kong malaman sino ho yung paring yan. Ano pa? Gusto ko pong malaman. At may sumbong sa obispo. Unang-una, alam ng pari na hindi pwedeng ilagay ang consecrated host sa kung ano-anong lalagyan. Ilagay sa lalagyan ng gravy. Ano? Baka naman hindi mo naintindihan si Father. Ano pa? Ikaw kaya, pag ikaw ay na-cremate, ilagay kaya kita sa Tupperware. Di ba? Meron pong tamang lalagyan para dyan. At least alam nyo, ang tawag dyan ay PYX. P-Y-X. PYX. There must be a dedicated container for that. Hindi pwede kung saan-saan. Ano po? At gusto ko malaman, magandang malaman, sino yang pinapahintulutan ni Father. Pinapahintulutan ni Father na magdala. Ano po? Anyway, di ko alam ang kwento. Pero kung ang tanong ay pwede bang ilagay sa lalagyan ng gravy para yan ng misan, merong lay minister na nagpunta dito, may dalang Tupperware para daw sa mga may sakit. Tinatanong ko, tagasan ho kayo? Doon ho kayo sa parokya nyo humingi. A lay minister must be someone who is installed. Anyway, alam na mga pari yan. Alam na mga pari. Kaya nga, yung damit ng pari, hindi mo pwedeng gamitin sa mga play-play. Kasi it was already consecrated for a particular purpose. Ano po? Hindi nyo pwedeng gamitin. You are desecrating what is already dedicated. So, kung yung ang tanong ay pwede bang ilagay, hindi po. Hindi po. Ano po? Hindi po. Baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. Ipaalala mo lang kay Father. Yun ang sinasabi ko. When things are pag masyado ng common, baka common na eh. Nakakalimutan natin. So, yun po ang aking paalala. Ano po? Yun po ang aking paalala. Wala yung pinagkaiba. Nakalimutan ni Father yung kanyang chalice. Ginamit niya sa misa yung baso ng Nescafe. Nakalimutan ni Father magdala ng alak. Ginamit niya tanduay. Hindi po valid ang misa. Hindi valid ang misa. Alam ninyo yan.
pinag-aralan nyo yan. Balikan ninyo ang inyong subject sa liturgy. There are non-negotiable in terms of the rites and rituals and liturgy. So muli po, pwede po ba? Hindi po. Hindi po. Kung hindi ka nga pumapayag na ilagay sa Tupperware, ano sasabihin mo? Dinala sa'yo abo ng nanay mo, nakalagay sa pita na Tupperware, di ba? Ano yan? Merienda. Anyway, dagdag ka, nakadagdag ka ng init ng ulo. Ha? Sorry, ano pa? Hingang malalim. Magang-maga. Smile. Muli po si Father Dave sa ating Di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Ingat po palagi. Ano po? Please, mag-iingat po kayo palagi. Mahirap na kayo'y mahawa. Ano po? Hawa-hawa na. At ang daming komplikasyon, yun ang problema. Not only that you will be sick of COVID, there are so many complications that comes with it that you will suffer for a long period of time. I hope not for life. I hope not for life. Kaya mag-iingat po palagi. Ano po? God bless.